Are we live now? Hey guys, welcome back. Welcome back to our live cooking collab for today. Of course, marami salamat po sa mga nagpunta today. Hindi ko na kayo may isa-isa, parang madami tayo ngayon. So, and I want to introduce our very special guest for today, guys. She's a very passionate chef from Dubai. A Filipina from Dubai. She's been there for 15 years, and her name is Chef Christy of Yes Chef. Hi, Chef Christy. Hello. It's good to see you. How are you? Good, good. Hi, everyone. Hello, everyone. Kamusta dyan sa Dubai, Chef Christy? Mainit, Chef. Mainit? Mainit. Opo. Meron ba kayong ano dyan? May winter din ba kayo dyan? Meron, pero ano lang siya, Chef? Madali lang. Mga 2 months lang. Tapos mainit na ulit. Oh. Parang ang winter yata dito, Chef. Parang summer nyo yata dyan. Oo, oh, parang ganun siya. dito kasi hindi naman masyadong tumataas yung... Although, nagpo 40 degrees din kami. Pero hindi kami katulad sa... Yes. Kasi nasa Sicily kami, so medyo mainit din. So... Okay. Magsisay hi lang ako sa mga viewers natin, ha? Sure. Si Luis Vlog, John Wong, May Hit, ang dami, si Julio de la Peña, Kate Channel, Earning Super Lolo, Marlon TV, and to my sister, to my family who's watching right now, good afternoon everyone, and welcome to our cooking collab for today. So ano ba lulutuin natin ngayon, Chef Christy? So we're going to cook another French recipe. So but it's very easy recipe, Chef, ha. Para ano yan, alam mo Chef Christy, pag naririnig natin na French cuisine, nako, na-intimidate yan. It just sounds fancy, pero mabilis lang. mabilis lang ba? Ano ang tawag sa recipe na yan? So, it's chicken fricasse. So, it's basically, it's like a stewed chicken that has been fried. So, whatever you meat that you have. So, it's not only chicken. You can also use venison. You can use rabbit or whatever meat, beef or pork. Yeah, you just have to fry it, and then it's a stewed of fried meat with a thick white sauce. So, nice, okay, very good. So, ano siya, I think it's very rich itong dish na ito. It's very rich, actually, yeah. So, ito, classic cuisine ba ito, Chef? Classic yeah, French. It's a classic cuisine. They usually cook it, I think, with a full chicken breast sometimes. And they stewed it, but we are going to put it in a bell pepper cup. So I also prepared mine. Yeah. So it's very interesting, guys. Kasi ito yes. French cuisine ngayon yung matututunan natin, ha. So very interesting, guys. Pwede niyo gayahin sa bahay kasi I think yung mga ingredients natin hindi siya masyadong fancy. So, I think mahahanap nila. Ano bang ingredients natin for today, Chef? So, we're using the chicken thighs. You have the chicken thighs? I'm gonna get mine. I think it's here. Okay. I've got mine here. Is it okay that I cut it like smaller pieces? Yeah. Okay. It is smaller pieces anyway. So, I cut it mine to smaller pieces. Okay. So, I have mine. So it's only me who's eating. That's why I prepared only for one. That's good. Yeah. Okay. Don't worry about that. So you cut it into like a cubes, chefs, right? Like a yes, only. Like small, medium-sized cubes. Yeah. So we have to fry this one, Chef, and we have to dust it with the flour. Oh, a little bit of flour. Okay. Yeah. So we're just going to dust it. Okay, I will. So them. what's the? Okay, perfect. Okay. So you can always have seasoned flour if you have, but if not, you're just going to season the meat with salt and pepper. Okay. Okay. Let me get my flour. I just forgot. Hold on, guys. Okay. So,
Kailangan ba natin siyang i-brown? Yung ating... Yeah, we have to brown it. Ah, okay. Very easy, yeah. So, Miss Christy, Chef Christy, yes. While we're coating our chicken, bigyan mo na kami ng coating background or story ng iyong yung experience mo sa Dubai. Yeah, actually, my last job was I was working in Beauty Connection, so it's beauty and health. Oh, yun. Yes. So paano so, napunta sa ano sa cooking industry? So usually, chef, if you're working in beauty and health here in Dubai, it's so stressful. So every time I come from work, I'm so stressed. And I find cooking foods keep me calm and relaxed. And I have a feeling that's my calling, I think. Ah, that's your calling. Okay. Yeah. So gusto ko lang i-share sa mga viewers natin nga pala, guys. Si Chef Christy, ay meron din siyang YouTube channel. Okay? So every... Tuwing kailan ka ba nagla-live cooking, Chef? Tuwing ano po, Sunday, Tuesday, and Thursday. Oh, okay. So, guys, hanapin every other day. Support natin si Chef Christy, ha? Kasi marami siyang mga tinuturo din doon sa kanyang YouTube channel. So, marami siyang recipes doon na magagamit. Pero hindi fancy gaya ni ano, ha? Ni Chef Morris, ha? Oh, hindi naman fancy yung ginagawa ko, ha? Simple lang. So we are just going to hit the pan, chef. Yes, okay. I'm hitting my pan. So ayan guys, na coat ko na yung ating chicken. So do we need to fry it do we need to finish the cooking time while frying or? Yeah, it's just until it's brown. When it's like when it's in small pieces, it's easy, chef. Madali lang to. Okay. So ayan, hi sa mga viewers natin ha, ano nga pala, friendly reminder, kung makakapag-pray tayo ng conversation is better sana than stickers, no? So, you can ask some questions, you can, para mas masaya tayo, no? Rather than, mas masaya ang stickers. Cooking pag may chika. Yes, so, hello sa inyo lahat, Marlon TV, Ryo, and Louis Vlog. Yes, thank you so much for watching, guys, ha? So, lagay ko kayo dito para makita niyo yung pag-fry. So, ang gagamitin natin dito, Christy, is butter, right? Or oil? Cooking oil first, chef. Okay. Just to make it a little bit browner. But you can always, ano, chef, you can always use butter if you want. Okay, okay. Yeah. So, I think I'm gonna use some olive oil. I'm using olive oil too. Yes. Medyo healthy ng konti. So, medium heat. Apo. Yeah, let's fry the chicken. So, yung mga viewers natin, kamusta kayo lahat dyan? Anong pinagkakabalahan niya, guys? Nagluluto din ba kayo ngayong... tayo na ito. Lutong bahay. Lutong bahay. So, Siningay, sabi niya, olive oil is very healthy. Yes. Very healthy. So, yan. So, I think mine is bigger than your chef, no? Yes. Which is, Sierra, Siningay, nagluluto siya ng tinola. Gusto ko yun, tinola. Tinola, favorite yan, tinola. Ayan. Nakakamiss yung lutong Pilipino. Yes. Ako din. So, I'm just gonna put my camera here. Okay. See what I'm doing.
Thank you so much, guys, for watching. I hope you're doing great right now. So, here in Italy, medyo strict ulit kami sa, alam mo yun, sa paglabas. Kasi medyo delikado pa rin dun sa virus. Diyan ba, chef? Ano na? Kayo din dyan? Kami din dito, chef. So, although, hindi masyado yung restriction, pero madami pa rin ang cases. Pero I think it's under control, I think, by the government. Oh, nice. Yeah. Pero guys, huwag nyo kakalimutan mag-sanitize lagi, ha? Huwag nyo sanitize kayo lagi. And, wow, there's a lot of people today. So, sabi ni Mingay, gawa rin kami ng chicken adobo na may gata, chef. Kaya lang, buy muna namin ang anchovies kasi wala na sa pantry. Okay. Yeah, I will try that for chef, ha? Yes, yes, yes. Alam mo, masarap din yung pag, ano, yung, for example, yung maanghang. Medyo maanghang na konti. Oo, sige. Yan, masarap na-try yun. Na-try ko yun. Kung wala naman kayo guys na anchovies sa bahay, pwede kahit patis. Gamit kayo ng patis. So, yes, you're si Mingay, resume ng adobo. So yan, medyo nagpa-brown na yung aking. Kumusta yung chicken mo, chef? Okay na ba? Nagpa-brown na ng konti. I think in 2 minutes, chef, okay na sa akin. Okay. Maliit kasi sa akin, yung cut ko. Sa akin medyo kailangan ko ng few more minutes kasi medyo medium size yung sa akin. Brown? Yeah. Kasi kailangan natin i-fry ng ano. Kasi minsan, chef, di ba, pag medyo brown, may makakagat kang crispy sa yes. konti. Mas masarap yun kasi. Masarap creamy na, tapos may crispy pa ng konti. Oo. Tapos it helps din sa pag-bind ng ating sauce. Kasi while cooking with the broth or with the stock, medyo malalagas na konti yung flour. So, masasama siya sa sauce. Kailangan diba? Mas-sear ng konti. Yes. Yung starch niya. So, ito, parang ang katumbas nito sa Italian, guys, yung cacciatore. Chicken alla cacciatore. So, the process is the same. Parang ganon. Yes, the process is the same, but they use tomato sauce, of course. Kasi mahilig kami gumamit ng tomato sauce dito. But it's almost the same. Like, you have to fry the chicken first. So, yun. And ano yung next, ano natin, chef? Isaset muna aside natin, chef, tapos prepare tayo ng ano, yung bell pepper. Pag nakat mo na, okay na yun sa'yo, chef? Yes, nakat yes. Nakat mo na siguro na yun sa'yo. Nakat ko na siya, oo. Tapos mag-slice tayo ng yung onion, shallots, okay. Pag meron ko. I've got some onions. Cut na rin sa'yo. Ay, that's good. Yes. Ready. Tapos button mushroom. The mushrooms, yan. Mamaya, yes, ituturo ka sa kanila din. Kung paano yung proper way ng pag-prepare ng mushrooms. Okay, sure. Sarap nito. Chef, paano kung ano? For example, may question ako. Kung maaari, gusto nila maglagay ng ibang vegetables, pwede ba? Pwede po. Of course, pwede. Pag sa cooking naman kasi, sky is the limit. So, pwede ko yung mag-ano. Nag-experiment din po ako eh. Yun. So, minsan guys, hindi umuubra. Minsan umuubra. Okay lang yun. So, guys, huwag kayo masyado ma-pressure sa pagluluto kasi yes. Yun naman ang sense ng pagluluto, di ba? Trial and error para matutunan mo yung the best. So, set aside ko lang yung aking chicken. So guys, ayan ha, binround lang natin yung labas ng chicken para mamaya tatapusin natin yung cooking niya sa together with the sauce. So ito guys, white sauce yung ating gagamitin sa ating chicken. So ganito siya. So, kailangan brown yung kanya. It doesn't matter kung hindi pa luto yung loob niya kasi mamaya tatapusin pa natin yung ating cooking time. Yes, lang nice. Okay lang, okay lang. Malakas ako kumain. Tapos
Tapos in the same pan o kung ano, kapag medyo marami kasing flour ang nailagay ko, so gagamit ako ng separate pan, chef. Pwede okay. Rin same pan, no problem. Okay, so I'm using the same pan para makakuha din niya yung lasa ng chicken, no? So ayan. Tapos lagay na natin yung ano, chef, kung may butter ka dyan. Butter, okay. Butter, 2 tablespoons lang, chef. Pero pag medyo madami yung chicken mo, dagdagan mo na lang, chef. Dagdagan ko na lang, ayan. Apa. So, gamit ako ng ano, guys, ha, unsalted butter. Para, sure. Kailangan unsalted lagi yung ginagamit para mabalance nyo yung lasa na ng salt. Kasi baka may tendency umalat yung dish nyo, no? Oo. Yes. Unsalted din gamit ko lagi, chef. Mabilis yes, naman kasi yes. Mag-season. Yes, exactly. Tama. And yung gagamitin natin dito, chef, ay chicken stock, right? Apo, chicken stock. Yes, yun. So, guys, explain ko lang while we are doing this one. Yung chicken stock. So, it's very easy to do. No? Kahit sa bahay, pwede naman kayo bumili sa supermarket. Kaya lang, pwede rin kayo gumawa sa bahay kung gusto nyo matuto talaga. So, ang kailangan nyo prepare is onion, celery, carrots. And kasi based ito sa, ang chicken stock is based sa chicken bones. No? So, gagamitin natin yon. And magkaiba siya sa chicken broth, no? Ang chicken broth kasi, guys, ang gamit natin sa chicken broth ay meat. Yung chicken meat. So, yun ang kanyang difference sa stock and broth. And also, kung mapapansin nyo, mas concentrated ang kanyang lasa, no? Mas, ano ba tawag dito? Mas powerful yung lasa ng stock. So, broth is more clear, let's say. And also, tapos take note. Tapos, ilagay na natin yung onion at saka mushroom. Okay. Sige. So, onions. And take note, guys, yung chicken stock, no salt as well. Okay? Kung gagawin nyo sa bahay, walang salt. Walang ganun. So, nilagay ko na yung aking medium heat lang tayo, no, chef? Apa. Yan. So, kung wala kayong onions, spring onions will do as well. And now the mushrooms. So, guys, may nabibili na mushrooms sa supermarket. Di ba? Opo. At saka, hindi naman siya pricey, chef. Oo, di ba? Mura lang yung mushroom. And gusto ko lang sabihin, kung gagamit kayo ng katulad dito, ng fresh mushrooms, di ba? Pandumi, di ba? So, never hinuhugasan ang mushrooms, ha? Huwag na huwag nyo hugasan ang mushroom. And huwag nyo rin naman kakainin ng may lupa pa. So, the advisable yun, di ba? So, ang gagawin nyo lang, turo ko sa inyo, ha? Take note nyo to, guys. Yan. Tanggalin natin yung part na may soil. Okay? Tanggal na siya, di ba? So, ngayon, kuha lang tayo ng kahit na anong knife. Ipipeel natin siya. Look. Yung outer skin niya, ipipeel natin. Para, kasi ang tendency, guys, pagka hinugasan nyo to, mag-absorb siya ng water. Okay. So, hindi na siya magiging ganun ka-crispy pagka niluto nyo siya. Ang mahalaga, you clean it very well. Kung tamad naman kayo maglinis, bumili na lang kayo, no? Can. Linis okay. Na. Yes. Pero ito kasi, guys, kung tatry nyo, mas maganda kasi matututunan nyo yung proper way. So, ayan. Diba? Malinis okay. Na siya. Okay. So, yun lang, guys. So, kamusta yun sa'yo, chef? Okay,
naman, chef. Dito kasi ano na eh, naka-trim na siya tapos malinis na din. Ah, okay. Ah, nabibili niyo na yan sa supermarket na, malinis Apo. Na. Apo. Ah. Kasi dito namin kinu-cultivate yung aming mushroom. So, nabibili talaga siya na ganito. Ah, okay. So, yes. pag medyo ano, hindi masyadong nagkukulay, chef, ano, ilalagay na natin yung stalks. Tapos, i-simmer lang natin. Okay, i-simmer lang natin siya. So, stocks, tapos ilagay din natin yung chicken after the stocks. Okay. Kahit sabay na, chef, okay lang. Kahit sabay na siya? Apo. Okay. So, I will add my stocks. Gano'ng karami yung stock natin, chef? So, kasi yung gamit ko for one lang. So, ang stocks na ginamit ko is 125 ml lang siya, chef. Okay, 125 ml. I'm gonna so, put maybe na twice. Yeah. I use twice yung dosage sa akin kasi marami yung aking chicken. Mag-isa lang kasi ako ngayon, so ako lang kakain, chef. Ah. Mag-isa? Home alone ka pala ngayon, ha? Apo. Ako din. Ako rin yan. Mag-isa sa bahay. Kasi hindi tayo makapag-luto ng maayos kung may kids, di ba? So, yan. Kailan ka nag-start, ano, chef? Kailan ka nag-start mag-luto? Mahilig sa luto? Ano? Nung nag-asawa ko, chef, nakakahiya naman pag asawa ko kumakain ng ano. Hindi masarap na pagkain. Ah, okay. So, yung ano yung favorite ano mo? Cuisine na niluluto mo madalas? Asian. Kasi mahilig ako Asian. Sa ano, sa mga Chinese food. Tapos, Thai. Mahilig talaga ako, chef. Ah, sa Thai food, no? Sarap yung Thai food. Oo. What about Filipino food? Anong paborito mo niluluto doon? Filipino food, ang paborito ko, bulalo. Napaka-rich. Yun, no? Oo, sarap na. Bulalo. Bulalo. So kayo guys, yung mga viewers natin, anong favorite dishes nyo? So, para mag-ano naman tayo, magkwentuhan naman tayo ng konti while cooking. Kasi it takes time pa para maluto yung ating chicken fricassee. Pakbet! Pwede mo rin yan yung skim, chef? Yes, yes. Yeah, pwede rin i-skim yung surface kapag medyo may puting surface. Okay, okay, okay. So, skim natin yung ating... So, ayan. Bulalo. Si Katie din, bulalo ang kanyang favorite dish. Eh, si Marlon TV, sabi niya, yung sa kanya ay pares. Parang masarap yung pares pag midnight, pares? Di ba? Yes. Yes! Pag midnight, di ba? Ano na, experience ba yun, guys? Yung nakainom. Tapos... Diba? Magpa-Paris. O kaya yung ano? Ano yata sa UK, ano? Kebab, right? Yes. Diba after ano, kebab shop? Yeah, nice. So si ano, magkaparehas daw kami host kay mommy. And si Miss April. Hi, Miss April and Foodscape. Papaitan. Yun, ang sarap ng papaitan. Wow! Ako din. Gusto ko yun. Ako so, chef, habang inaantay natin yung ano, oh, okay. Habang inaantay po natin yung ano, nakasimmer yung ating ano, mixture. Ako may lalagay ko na yung ating, chicken. Ano, bell pepper. Sorry. Po? Okay, lalagay ko na yung chicken. Ah. Apo, ilagay niyo na po. Okay lang po yun. Okay. Para magkalasa din yung chicken. Okay. So, yung bell pepper... Okay, yung bell pepper, i-season lang natin ng salt and pepper, tapos drizzle ng olive oil. Okay. Tapos, preheat natin yung oven natin ng 210 para paglagay ng bell pepper, mabilis na. Apo. Okay. So,
Yan, lalagay ko kayo dito, guys. Apa? Yan. So, si-season lang natin siya, no? Oo, season, salt and pepper, tapos drizzle lang ng konting olive oil. Okay. Pwede ba akong maglagay ng herbs? Pwede rin po. Pwede po. Okay, sige. So, i-drizzle lang ako ng olive oil. Salt. Yeah, so, doon sa mga walang pepper. Oven sa bahay, pwede naman ng walang bell pepper, ano, chef? Opo. Pwede naman, or, chef. Or kaya, i-mix na lang nila yung bell pepper doon sa pag-simmer. Yes, of course, chef. Uh-oh. Yes. So, para... Ilalag kasi French yung ano natin, kaya nilalagyan natin ng artistic ano. Yes, ayun, di ba? Yes. So, guys, para ano, kahit sa bahay, social pa rin kinakain. Ayun. Mamahalin kayo ng mga asawa nyo, di ba lalo? So, ayan guys, naglagay ako ng thyme. So, feel free, whatever you want to put, just to add some taste to the what we call this in Italy is pepperoni. This is pepperoni in Italiano. The bell pepper. Ah, okay. So let's put it inside the oven, chef. Okay. Kapag ready na yung oven mo naman, lagay na natin. Okay, let's go. Ang 7 minutes lang, chef, ha? 7 minutes. 7 minutes, okay. Apa. So, yan. So, ito na yung ating chicken. Simmer lang natin siya, guys, ha? Apa. Para hindi siya ma-dry agad. Not too fast. Simmer lang. Mabilis lang naman to, chef. Tapos yes. Pag medyo okay na yung ano, okay na yung chicken mo sa pan. Sa akin kasi yes. Medyo okay na to. Iseset aside ko lang to, chef, ha? Iseset aside ko lang ng konti. Okay. So, akin, kailangan ko pa ng more sa cooking time kasi. Oo. So, mag-add pa ako ng konti pang stock kasi nata-dry na yung ako. Oo, sige po. Para mabigyan naman natin ng attention yung mga tanong nila. Yes, yes, chef. Feel free, ha? Okay, sure. So, sabi ni Rayo, anong temperature ng oven? 210 degrees, Rayo! Yun, 210 degrees. So, hi lang ga, Rodora, Evelyn, Patty. So, tanong kayo guys, ha, kapag may tanong kayo kay ano, Chef Morris. Kay Chef Morris nyo itanong lahat. Ha? Bakit sa akin lang? PB Cathy, Mr. Davao, hello. Yeah. So guys, ha? Arlene. I hope you can try this recipe. Kasi I think napakasarap itong recipe ni Chef. Oo, masarap po siya. Napaka-rich niya. Masarap very siya rich talaga. Yeah. Very creamy. Diba? And very easy so, din hanapin yung mga tayo. Yes. Yung liaison natin, Chef. So, it calls liaison. Oh, Chef! Teka muna. Ano na naman itong bagong word natin for today? Bagong words. Ano ba yan? Liaison. Ano ba yan? Paano ba ginagawa yan? Ano ba yan, Chef? Paki-explain cream na sa ating mga siya, viewers. Cream lang siya, Chef. Cream lang to and egg yolk. Para lang magkaroon ng texture yung cream natin. So, nilalagyan natin ng egg yolk. Yep. So, explain ko lang din sa, ano, sa ating mga viewers. Liaison kasi, yan yung ating one type, yan ang ating binder ng ating sauce. Meaning, yes. Para maging velvety yung ating sauce. Pero guys, take note ito, iba pa siya sa roux. Kasi ang roux, mas thickener siya eh. Mas magiging thick yung sauce sa kanya. Ito, more on velvety lang siya. Diba? Mas mild siya kaysa doon sa roux. So, para it's a mixture. Sa texture. Yes, so it's a mixture of cream and egg yolk. Yeah. So, mamaya i-explain sa atin kung paano gawin kasi may tempering ito. So, kailangan very very alam natin ito. Alam natin yung skill kung paano gawin kasi otherwise magkakaroon tayo ng omelette.
Omelette. Yes. So kailangan three parts niya ay three parts niya ay cream and then egg yolk. Yes. So sa atin ang madalas nating ginagamit na layas, alam niyo kung ano guys, yung cornstarch, di ba? Yun yung lahat laging ginagamit natin. Pampaano lang siya. Yes. Pwede rin yung gamitin kapag wala namang ano. Pag walang cream, di ba? Ano. Oh. Yes, pag, pwede medyo yun. Medyo nagtitipid. So, hi kay Auntie Wing. Hi, Auntie. Na-late so, lang chef, siya. Chef, can you explain how to do this? The liaison. So usually sa akin kasi chef, ano, imi-mix ko lang siya. Ay, na-mix ko na chef sa akin. Ah, na-mix mo na siya? Okay, so imi-mix ko na siya. Okay, no problem. Okay. So imi-mix ko siya. So let's do the easy way para mag-gets din ng ating viewers. Like this lang. Let's mix the egg yolk to the cream. So yan guys, minimix natin siya. And before natin siya ilagay doon sa ating chicken, kailangan lalagyan natin siya ng yung kanya sauce galing doon sa pan, no? Apo. Para hindi mabigla, yun yung tinatawag natin tampering. Para hindi mabigla yung ating... So that's why kasi I usually pag nagagamit ako ng liaison chef, sineset aside ko talaga siya para yes, at least mag-cool down siya ng konti. Para pag ilagay ko, okay lang siya. Yun, no, di ba? So since pwede kasi yung sa akin... Since kasi guys, yung sa akin ay medyo matagal yung kanyang cooking time kasi malalaki yung chicken. Yan. Ganyan. Baka maging omelette. Yes. So, maging omelette yung... Ikukodan ko lang din siya ng konti, chef. Inaantay din naman natin yung bell pepper. 7 minutes okay, lang okay naman ang bell pepper. Okay. So, guys. Baka may mga tanong kayo. Hello sa lahat, ha, sa mga viewers natin. Meron tayong 34 people watching right now. So, thank you so much, guys. Bye. And I suggest to create more conversation than stickers, guys. Please, para mas exciting, di ba? Yes. Para mas exciting naman yung ating. Sky is the limit naman yung tanong. Yeah. Pwede naman kahit ano itanong. Oo. So thank you so much, Marlon TV, Rodora Salangsang, and Louis Vlog, Katie Channel. And who else is here? Of course, the Foodscape. Thank you so much for watching. Arlene B. Yan, sana nag-enjoy kayo, ha? So, chef, yung family mo pala nasaan? Nasaan ngayon yung family mo? So, my family sa Pilipinas po, Manila, Pasig. Hello sa mga taga-Pasig dyan. Nice. Kamusta naman sila doon sa Pilipinas? Lockdown, chef. Oh. Ah, lockdown. Medyo hard times, yes. Okay. Pero so, dito rin, pag Pilipino, carry lang. Kaya natin. Carry lang. Yan, di ba? Yes. So, gano'ng katagal ka na, chef, sa ano? Sa YouTube? YouTube? Mag-one year na ako sa YouTube. Ah, mag-one year na. Nice. One year anniversary. Yes, see? 7 minutes na. Okay, 7 minutes. Hindi na ako nag-timer. Nice. Makakalimutin ako, chef. Kailangan ko ng timer. Okay. So, I'm gonna take mine. Yes. I'm gonna show you guys. Si Rayo Avilo. Nice collab mga chef. Gaano po kayo katagal magkakilala? Siguro mga months ago? Few months ago. Sa YouTube kami. Yeah, months ago lang, chef. Actually, may kwento ako kung bakit ko nakita si Chef Morris. Nung first time ko nakita si Chef Morris, tapos nakita ko yung content. Nako!
talagang ano, naniniwala talaga ako na ano, na magsasucceed siya. Oo, talagang at the back of my head, sabi ko, one day, this person will succeed and he's gonna go big. Kaya hindi talaga ako nagkakamali sa mga nararamdaman ko. Thank you. Tapos every time, ang pinapanood kong mga ano mo, mga content mo, may schedule kasi ako niyan. Kasi meron din akong ginagawa. So, sinasabi ko, okay, yung ano na to, yung video na to, papanoorin ko bukas mga alas, ano, ganitong oras, ganitong oras. Pero sinatry ko na. Thank you so much. Oo, so, avid fan at saka, syempre, ano, pag kasi may nakikita ka na chef na napaka ano, alam mo yung ano, yung down to earth na chef, tapos kahit ano yung achievements na nararating niya, pero yung fit na sa ground pa rin. I always admire na talaga. Thank you. Kasi yun naman yung advice ko sa lahat. Kung kaya ng ibang tao na maging successful, bakit hindi tayo lahat, di ba? Basta mahalaga. Yes, of course. Yeah. Laging humble lang kasi hindi mo naman masasabi talaga ang panahon, di ba? So, yes. Ito na guys. So, very yung ano niya, yung perfume, no? Naamoy na siya, it's no? Very, very, very nice. Really nice. Oo. Yes. Hindi masyadong nice. Ano, nagko-collapse yung ano, yung bell yes. pepper kasi 7 minutes lang naman. Okay, yes. And si ano, si Aiza Zai, nakita ko si Chef Morris dun sa post niya sa YouTube nung nanalo siya sa contest. Galing niya yes. po nung nag-start na nag-subscribe. Thank you so much, Aiza. Thank you and so much. And we have to be very proud. I'm so proud of you, Chef, by the way. Thank very you. Proud. And kasi si Weiwei, sabi niya, ano pong ibang protein ang pwedeng gamitin? Okay, ibibigay ko kay Chef tong tanong na to. Ano ibang protein ang pwedeng gamitin? Pwede yes. kahit ano, venison, rabbit, pwede yes. ring beef, pwede yes. ring ano, pwede ring kahit ano. Pwede ba ano, Chef? Sa Pilipinas, kunyari, gusto nila pork. Pwede ba? Of course, pwede. So medyo, pwede lang naman ang pork kasi medyo, ano, medyo makunat lang pag prinay mo. So, dapat pwede po din, no? So, yes, usually, okay. Pwede ako kasi, ano, yung medyo lean meat ng konti ang kukunin mo. Okay, lean meat. And white meat. At least hindi yeah. tough. Oo, oh. hindi tough masyado yun. Yun. So thank you so much, Weiwei, for that question. Huh? Very good answer. And my mother-in-law, Rosa Sabella, and I want to say hi to Marco and Matthew and to my wife watching right now, to my sister in China and my brother-in-law. I don't know if my mom is here, but I want to say hi to my mom. Then I go. Sweet. Always watching. So, sa mom ni si Chef Morris, you raised a very good son. Actually, guys, yung sa contest na yan, yung mother-in-law ko ang nag-push sa akin, ha? Mag-sumari. Okay. Sabi ko, sige, okay. Parang ganun lang. And then, nagtuloy-tuloy. So, yun. So, guys, tingnan nyo na itong ating... So, i-mix na natin yung laison natin, Chef. Okay, yeah, i-mix na natin. Oo, oo. Okay, yung laison natin. So, dahan-dahan lang din sa'yo kasi mainit pa yata sa'yo, Chef, no? Yes, mainit pa yun sa akin. So, ang gagawin ko, off ko na yung aking pan, no? Off ko na siya, guys. So, medyo mainit pa. So, what I'm gonna do, laison natin. Nilalagay ko na yung sauce natin, no? Apo. Yes. Mm-hmm. Para hindi siya mabibigyan. So, antayin lang natin yung ma-reach yung consistency na gusto natin. Oo. Sa ating laison. Kasi pag sobrang ano cold naman siya, hindi siya nagko-combine eh. So, yes. So, hindi siya nag-emulsify doon. So, I wanna say hi to... Sino ba ito nag-message? Si Auntie Weng. Very supportive friend of mine from Miami. And naging friend ko lang din siya dito sa YouTube. Parang si Chef Christy.
Sa YouTube ko lang siya nakilala. Sa inyo, kagandahan ng YouTube, ano? Ang daming nakikilala ng friends. So thank you so much, aunties. It's very humble ever since I met him during my live cooking. Very friendly and always ready to share his knowledge. So yan, gusto ko kasi na-share yung aking knowledge. And also, I wanna tell people that everyone can cook. Hindi mo kailangan maging professional chef. Yes, of course. Para magluto, di ba? Oo, pero kapag sa akin naman kasi chef, kapag magluluto ka na, then you give already more time on cooking. So make it nice also. So keep making it para ano. Kasi lagi ko sinasabi, cooking is an act of love, di ba? Yes. So kailangan. So ayan guys, tingnan nyo. Lumapot na yung ating, ganito yung consistency gusto ko. Kasi lalapot pa siya doon sa ating, sa pan. No? Yes. So, yan. Start na ako maglagay sa ating pan. Apo. Kamusta yung sa'yo, chef? Okay? Okay na yung sa akin, chef. Okay. Ilagay ko nga ulit sa ano ulit, sa stove ulit kasi medyo nag-ano siya. Masyadong cold. So, okay na ba? Ah. Dal-dal ko kasi eh. Yan, lumamig na. Okay lang yan, chef. Yan, so. I will show everyone what I'm doing right now. So yan. Off fire na tong ginagawa ko, guys. Pinapalapot na lang natin yung, binabind na lang natin yung ating sauce. Pinalalapot. So, by the way, sa mga na-miss, itong niluluto natin sa mga bagong pasok, isa siyang classic French dish. It's called chicken fricasse. And ito yung version ni Chef Christy. Yes. So, basically, it's a stewed chicken with a white sauce. Ang base natin ay yung chicken stock and cream. So, pwede nating ano at pag na ano na yung ano nag-buy na siya chef, pwede nating tikman so whether we put more salt and pepper or hindi. Okay, so I'm gonna add some more salt kasi hindi pa talaga ako nakapaglagay ng salt. So in the end ko na siya nilagyan, guys, kung mapapansin niyo. In the end ko na siya nilagyan ng seasoning. Can I add some ano ba tayo? Chili flakes? Okay, sure po. Of course, chef. Gusto ko lang ng konting bite, no? Kasi kung doon sa mga mahilig sa maanghang, pwede yung lagyan ng chili. Yes. And stay tuned, guys, kasi mamaya magluluto tayo ng easy dessert. Yes, I'm excited actually. Yeah. I'm excited sa dessert. Yes. So it's also an Italian dessert. Actually, it's European. So very easy lang. Very easy lang ng dessert. Siguro mga 20 minutes maximum. May dessert ka na. So, yan, mga easy lang. Kasi kapag ano ka, homebody, gusto mo rin yung ano eh, gusto mo rin yung easy recipe, easy to Oo, di ba? Lalo na yung mga friends natin dyan at viewers na very busy. Pagpagod na sa work. Correct. Or yung sa mga mamis, maraming ginagawa sa bahay, di ba? So, yan. So, hello, hello guys sa inyong lahat. Kay Rodora and Lando. So, I will try now. Mm. Very good. Perfect. It's nice, right? Mm. Very nice. So, very rich. Very, very rich, guys. Pwede rin kayo maglagay ng some lemon juice if you want, some acid. But this one is perfect. So, what's the next step, Chef Christy? So, back to our bell pepper, Chef. Okay, back to our bell pepper. So, ang gagawin natin, ilalagay natin yung niluto nating fricasse sa loob ng bell pepper. Tapos, ipa-flash natin siya sa oven for another 4 minutes. Ah, okay. 4 minutes, yes. Another 4 Tapos, ready na, ready to serve na. Mabilis lang.
Very, very fast. Yes. Yes. Okay. So, hindi ko na siya cover yung sa akin kasi hindi tumatayo yung aking bell pepper. So, gagawin ko sa kanya. Naka-flash siya. Okay. Mas, yes. Okay din yun, chef. Okay. I'll show you guys. Maganda lang kasi pag ilalagay sa ganito, chef, kasi presentation maganda. Yes. And then at yes, the same yes, time, yes. Masarap yung ano, yung nasa. Saka parang ano siya, 'di ba? Parang may surprise, 'di ba? Yes. I hope magkasya siya kasi malalaki yung hiwa ko talaga ng chicken. But anyway guys, mamaya papakita ko rin naman sa inyo yung emplatement, yung classic emplatement ng dish. So pwede rin ito chef sa ano, sa potato rosti. Masarap siya with potato rosti. Oh, nice. Oo. So, kapag medyo nagda-diet ng konti, na walang masyadong ano, pwede rin ito lang siya. Okay. Perfect pala to, no? Oo. Pero mas okay siya with potato rosti. Nice. So, balik na lang. Ibalik ko na lang muna to, chef, ng another 4 minutes. Okay. So, I won't put anything na, no? Apo. Okay. So, ayan. Lagyan natin siya sa oven. So, ano siya? Same temperature pa rin, di ba? Apo, same po. Okay. So, ayan guys. Thank you so much for coming talaga. Ayusin ko lang itong aking camera. And maraming salamat. My sister said, si Marthy, Ate Marthy, I know a similar recipe. Also served in bell peppers, but ground beef. Ah, okay. Nice. Okay, no? Parang narinig ko na nga din yun. Pwede ba, chef, pwede ba silang gumamit ng ground beef dito? Kung of gusto course. Ground beef is okay. I actually tried with ground beef. It's really nice. Ah, yeah? Yes. Nice. And I think, it's faster, no? Sa kanya cooking time. Yeah, it's faster kasi pag medyo maliit yung cut at saka ground. Yes. So, thank you so much guys. Si ano si Aiza, baka nag-enjoy siya. Well, thanks for the info po. Yes. You're welcome. You're all welcome to ask anything you want. So, yes. Si Luisa Vlog. Sana all chef. Sana daw. Pwede naman all. Yeah. Yes, pwede rin naman yung maging chef lahat eh. Oo. So, nag-aral ka ba chef ng culinary? Yes, I was studying in ICCA. So, it's International Culinary in Dubai. Oh, nice. So, it's also a CTN Guild certificate. So, okay po siya. Oh, ah, so, very from good. ICCA, baka naman. Si Utol sabi niya, Chef Christy, what's the inspiration for this recipe? This recipe, kasi mahilig kasi ako mag-try ng mga iba-ibang klaseng cuisine din. So, I'm a foodie. So, everything I taste like rich and nice, I wanted to also to have my own. Nice. Yes. Si Kati naman, sabi niya, bata pa ako para maging chef. Pwede rin. Pwede naman. Kahit bata pa, pwede maging chef. So, ako dati. Actually, maraming estudyante sa ICCA. 5 years old pa lang, 6 years old. Ah, nag-start yes. Kasi sa school naman kasi, tinuturo naman na is basic. So, mag-start ka from scratch talaga. So, hindi naman yung pagluluto ka, magluto ka ng kaldereta ngayon. No? Hindi naman ganun yun. Yes. So, si Mr. Rayo, sabi niya, question from Aiza. Bakit daw most of the chef naglalagay ng salt and pepper sa huli? So, hindi naman. Depende sa case, no? Bali, ako kasi naglagay ako ng salt and pepper sa huli.
Kasi nagre-reduce tayo ng sauce. Pag nagre-reduce ka ng yes. sauce, lalong umaalat kasi na yung flu, yung water mo, nag-evaporate. Yes, of course. Diba? Pag nagde-deglaze ka ng sauce, yes. Yun. I don't want to be so technical, pero ganun talaga yung process nun eh. Pag naglagay ka ng salt ngayon, pag bumaba na yung tubig mo, yung water level mo, maalat na yung concentrated na yung lasa niya. So, sobrang hirap na nung, mahabol po naman, mo pa naman, kaya lang, hindi advisable yung ganun, di ba? So, gawin mo na lang ng tama. So, thank you so much for that question. Ha? Very interesting yung question. And kung gagawa pala kayo ng stock, guys, ng chicken stock, hindi nyo siya iboboil. Huwag nyo siyang iboboil. Isi-simmer nyo siya. Once na na-reach na siya yung boiling point, simmer nyo na lang siya. Kasi, unang-una, pagka binoil mo siya ng matagal, yung fat, lahat ng fat nun, mapupunta sa sauce mo. Tsaka yung ini-skim natin sa taas, hahalo yan sa ano, sa sauce mo, sa stock mo. So, hindi magiging clear yung stock mo. Hindi siya magandang, ano ba tawag dito? Quality ng stock. Kaya nga natin tinatanggal, di ba yun, nasa ibabaw? Di ba siya? Yes. So, hindi siya kailangan nando doon. So, kailangan simmer lang siya, guys. So, maybe one day we can show how to make proper. Yes, chef. I think you have to do like, for them also, how to do like stock from scratch. Yes. Kasi easy lang naman, yes. Very easy, yes. Kasi ang problema kasi na i-intimidate sila pag na may mga term na French term or Italian term. Yes. Di ba parang... It's just a term sometimes. Yung technique lang naman is the same. Yes. Yes, tama. So, gusto mong batiin yung brother-in-law ko sa Firenze, in Florence. He's watching right now, si Chicho Bello, Leandro Legrecci. And Leandro will teach us, guys, ito ah, and also Francesca Chicha, my sister-in-law, watching from Florence. Next week, after the Pasqua, magluluto tayo. Ituturo nila sa atin kung paano mag-prepare ng fresh pasta. Okay, and the sauce. So, love that. Abangan niya, guys. So, ilabasan natin yung ating... Apo. Bago masunog. Yes. Yes. So, guys, yung sa akin nakahiga kasi maano yun. Hindi siya... Ano tawag na? Hindi stable yung aking bell pepper. Set aside natin, chef. No? Set aside? Mainit pa siya. Oo. Okay. Kasi mas magandang i-serve natin kasama nung ano, nung ating dessert. Ah, okay. Yes, para at least sabay siyang isusunod. Okay, so nice. Para makita nila nang sabay. Sige. Set aside na lang natin. Ta. Sige, set aside natin. Hindi ko muna papakita sa kanila. Yes. Ay, makita na nila sa akin. So, si ano, mag-hi muna tayo sa mga viewers bago tayo magkumuha ng dessert. So, si Shana May, okay lang po ba ang BSHM course to enter culinary world? Or it's a must to enter a culinary world? Wait, ito ay napakagandang question. Miss Shana May, ako po, wala akong degree sa kahit anong HRM or HRS or whatever. Hindi ako nag-aral. So, yung akin is based on experience. But, yes, and experience mas okay siya, chef. Yes. But, kung may time ka, kung may chance ka mag-aral, kasi ako wala akong chance mag-aral ng HRM. Kung may chance ka mag-aral, mag-aral ka. Kasi, yan din yung mas madaling makakuha ka ng work. Di ba? Yun ang base ngayon sa para makakuha ng work eh. Yung credibility mo, di ba? Yes. So, in that sense, mag-aral ka. Kung may chance ka naman mag-aral. Kung wala, okay lang din. Go for it. Mag-start ka from the, I don't know, taga-hiwa o taga-ano, para matuto ka. And then from that, yes. Diba, matututo ka nun, aangat yung iyong experience. Okay. Kaya siya, ano, pagdating naman kasi sa culinary, kaya siya may ranking. So, from Komi, Komi 1, Komi 2. Yes. Just because of the experience. Of course, kailangan matutunan mo lahat. So, patience. Yes. So, hindi ka naman pwede maging head chef nang hindi ka dumadaan sa mga basic. Yes. Diba? So, and take note, lahat ng kitchen ay different. Lahat ng kitchen rules ay different. So, si Aiza, sabi niya, hi Leandro, looking forward to see your collab with Chef Morris. Oh, Chicho,
Aiza sta aspettando da te, capito? Che tu prepari la pasta, va bene? So everyone is very excited about the fresh pasta. So amazing food, mga chef. Sabi Miss, it's me, baby Dan. So hi to Andrea, ciao, my cousin, and to Aiza Zai. Are your in-laws Chef Morris family of chefs too? Yes, basically yes. Most of the families has this blood, especially in Italy. Kasi lahat sila, halos lahat sila, sanay magluto. So, from the beginning pa lang, kasi culture nila yan eh, lalo sa mga, alam mo yung nonna, yung mga grandma, yan yung nagtuturo, nagpapasa sa mga bata, yes, mga bata. I love the fresh pasta. I'm excited yes. Also, Chef. Yes, yes, yes. Yung tuturo namin is very, very easy. Tapos yung flour, yung madaling mahanap, di ba? Oh, that's good. Yeah. Yes. And but Kev, can you like before like the collab that you have with him, can you also like put on the description the recipes? Yes, so yes. If I'm home watching you guys, I can follow. Okay, okay, sure. Okay. I will write it down sa description. Yeah, yeah, please. Yes. So magpapaalam mo na daw si Mr. Rayo. Thank you so much for watching. And looking forward to my sister sa pasta dish natin next time. More power to your channel, guys, sabi ni Mr. Rayo. So, ayan. So, what I'm gonna do now, let's start our dessert. Yes, so, I'm excited. Excited ako sa dessert. Yes, so very easy. Ngayon, maghitap tayo ng water sa pot. Para as a bain marie natin. Okay. So ito kasi guys, yung gagawin natin is in Italiano is torta al cioccolato, tortino al cioccolato con cuore caldo. What is that? It sounds intimidating but it's very easy actually. It's basically it's a cake, small cake with it's a lava cake. Yes, this is the term. It's the lava cake. So chocolate fondant ang tawag sa kanya. So, very easy lang ito. Ngayon, mag-start tayo sa pag-boil ng water as a bain-marie. Kasi, guys, ang gagamitin natin ngayon ay dark chocolate. So, ito. Yes. I have mine too. So, magbe-base tayo sa lasa niya dito sa chocolate. So, kung gagamit ka ng more expensive or mas mahal na, mas masarap na chocolate, mas masarap yung ano mo, di ba, fondant. Pag naman, kung hindi naman kaya, pwede rin naman. Kaya lang, siyempre, iba pa rin yung quality ng chocolate, di ba? So, yeah, meron tayong butter. So, my butter. Wait, I think my butter is. Yes, and sugar. 90 grams of sugar. Okay. And then, ito yung sifted ko na flour and cacao, no? Cocoa. Ano ba tawag sa Tagalog dito? Cocoa. Ito, cocoa ba tawag? Yes. So, 20 grams each lang siya. And later, gagarnish natin siya with some strawberries. Yeah. I don't have strawberries. I think I have berries. So berries, I think, will do, Chef. Oh, yes. Great. And pala, yung eggs natin. Meron tayong eggs. 2 eggs and then 2 egg yolks. Okay, is you're going to mix already the 2 eggs and egg yolk, or yes? So while we are waiting to that, kailangan natin ng bowl para ma ano ba tawag dito, masulit, ma hindi ko masasabi sa English. Tutunawin natin yung ating chocolate and kasama ng butter, okay? In one bowl. So chocolate and butter only. Okay. Yes. So, while I'm preparing. So, mas maliit yung cut ng ating chocolate, much better. Okay. Para mabilis siya matuloy. I'm gonna put chocolate and butter. So, ito siya, guys. Okay. Yeah. On top. Ayan lang natin siya dyan. Matunaw. I think I'm gonna put here. Yes. So,
Hello guys, Blasi Blas. And Halina sa kusina ni Pulak. Hello everyone. And my dad, father-in-law, Gaetano Ligrich. Gaeta, ciao. And Rodora Salangsang, ciao recipes. Hello, hello sa'yo from Tarapani. And Francisca or Francisca Delgado, hello. Hello, thank you for watching. RDGP, RGDP Gaming, hello sa inyong lahat. And yes, so ayan, makita nyo guys. Tinuturong natin chocolate and butter. While we're waiting, ready ko na yung ating eggs. Okay? So okay. Yung eggs, lalagay natin, chef, yung ating sugar. Egg and sugar, okay. Yes. So 90 grams of sugar, two eggs, and two egg yolks. So sulat nyo yan, guys. Yeah. Okay. So while we are doing this, pala, imimix natin siya, okay? Okay, sure. With a, kung wala kayong mixer, pwede namang whisk. Whisk is fine. Yeah. Yes, yes. Okay. Basta lang kailangan naka-mount siya maigi. And yung sugar, kailangan na-melt natin siya maigi. Okay. I think I'm gonna use my electric whisk. I think it's better. Let's yeah, it's much better. Okay. Oh yeah, medyo maingay lang guys, ha? Yeah, guys, huh? Mas maganda sa kanya, mas handy. Maingay ba, Chef? Maingay. Sandali, off ko lang yung mic ko. Hindi, okay lang, okay lang. Sa akin din, okay maingay. Lang. Si Annalisa din ito. Yes po, chocolate fondant po ito. Okay. I think okay na to, Chef. Check mo nga, Chef. Okay lang to. Basta sa tingin mo nag-ano na siya, nag-mount na siya. And yung yeah, sugar, so. Kailangan nag-melt na siya. Kailangan mo pa siya ng konti siguro. Okay. Konti pa. And si Chow Recipe, pwede ba direct heat para matunaw? Pwede naman, or microwave. Kung meron kayong microwave sa bahay nyo. Yun, pwede yun. So, wait lang guys. This is okay. Okay na ba siya? Sorry ah. Oh, I think this is okay. It's okay, Chef. Okay. Okay, so yeah. Pagka na okay na siya, with our mixer pa din, lalagyan okay. Na natin yung sifted flour and cacao. So, I have to shift flour and cacao. Okay, I haven't done that but so, okay. But we should do it slowly, no? One third lang lagi yung chocolate. Okay, okay. Gradually okay. Then, yeah? Okay. Gradually. So, para hindi siya maging lumpy, guys. Okay. So, yes.
Thank you so much, Chow Recipes, ha, sa laging pag-support. Yes. So, check ko lang yung ating, with a spatula, check ko yung ating chocolate. Ayan, medyo natutunaw na siya. So, ayan, kung wala kayong patience, microwave, pwede na. Yes, pero siguro naman may patience sa mga yan. Yes. Gusto nyo lang gawin ng right way, ayan. Yes, pagdating naman sa food, kailangan may patience. Yes, tama, tama yan. Ayan, matutunaw na yan natin. So, mahalaga lang kasi matunaw natin siyang maigi. Pag may buo-buo pa siya, huwag kayong titigil. So, yan. Sa mga bagong pasok, kumagawa po kami ni Chef Christina, chocolate fondant. Yes. One of my favorite desserts. Very easy. Naku, matutuwa asawa ko nito. Ayun. Mahilig ba sa sweet si Miss, yes, si Mr. Mo? Ayun, yeah. Sobra. So yan guys, tingnan nyo. Oh. Okay na siya, di ba? Konti na lang yung nahantay natin. Alright, I will off the heat. So, set aside ko lang siya muna. Okay. I think mine is okay now, Chef. Wala okay. Naman lumps na. Okay. Okay, that's great. Set aside ko lang muna siya. And preheat the oven, Christy. Okay. To 180 degrees. 180, okay. Yes. Kasi kailangan niya ng mas mababa temperature. Okay. So, ayan. Okay ka na sa flour mo? Apo, na-shift ko okay. Na. Okay, so mag-gradually add na natin siya. Okay. Let's go. Mag-ingay ulit tayo. Ayan, tingnan nyo guys. Yung iba na yung color niya, di ba? So, yan lang yung gusto natin sa kanya. Yung mag-mix lang siya? Yes. And now, okay. Pag medyo malamig na yung ating chocolate, pwede na natin siyang haluin, but ipo-fold lang natin siya with a spatula. Okay, sure po. Okay, so we will not need the mixer. Ihalo natin dun sa mixture. Yes. So, slowly lang din natin siya i-incorporate. Parang mainit pa yata sa akin. So, palamigin lang natin ng konti yung ating chicken, tuloy yung sasabihin ko, yung chocolate natin. And, yeah. Mag-say hello muna ako sa mga
viewers and sa mga new question. And then, pre-prepare natin, while reading the messages, pre-prepare natin yung ating cups. Yung baking cups natin. Kung saan tayo mag ilalagay yung ating mixture. So, si Auntie Wing, sabi niya, gusto ko yan, electric whisk. Yes, very nice to, Auntie. Hindi na lang kapagod, di ba? Yes. Ano ba tawag dito? Silver Crest yung sa akin. Mumurahin lang yan sa kahit anong supermarket na bibili yan. So, hindi naman kailangan. Padala naman. Lang to. Padala ng ano, brand. Ah, yun. Padala daw yun. Anong brand na sa'yo, Chef? Baka naman kay Chef Morris. Baka naman daw. And si Isa, Zay, mahaba ang patience ko, Chef Christy. Kasi lagi ang tikim portion ang inaantay ko. Ayun! Kaya pala mga ano. Si Aitza. So si Miss Annalisa, Chef Morris, baka naman next time I could cook with you para sa mga taga-France. Yes, of course, Miss Annalisa. Add mo lang ako sa Facebook. My name is Chef Morris, Morris Danzen Katanghal. And nandito naman yan sa description box ko lagi. Sa about section. So add mo lang ako and then we can organize. And to Leandro, Ciccio Bello, Ciccio, sto facendo il canale YouTube dove metterò la ricetta della pasta e facciamo la live dove spieghiamo tutto. Ok, va benissimo, chef. So he's trying to organize now the things for the pasta. And si Annalisa Desus, favorite ng son ko yan, chocolate fondant, and usually ginagawa ng pag-birthday niya. Yes. Pag birthdays, pag may bisita, or even casual nights, or casual day, di ba? Kasi, bilis lang. And Chef Morris, pakitranslate po sinabi ni Sir Leandro. Si Leandro, ginagawa na niya yung, in-organize na niya yung YouTube channel para makapagawa rin siya ng recipes about sa pasta. And para ma-organize na namin yung ating live collaboration with him. And, yes. So, shout out to Auntie Wing, sabi ni Newton. So, while waiting, Chef, malamig na yung sa'yo? Hindi pa po. Okay, so, prepare na natin yung ating, ano, yung ating vessel. Yung cups. Okay. Okay? So, namin ko ramekin, Chef. Okay lang po? Okay lang yan. Sige. So, ang gagawin natin, kasi, brush. Wala akong nahanap na foil cups. So, malaki yung sa'yo, no? Yung ramekin mo, malaki. Oo. Medyo malaki konti. So, try natin siguro yung siguro mga ano. Try natin. Parati naman na gano'n. Kasi try natin yung cooking time nyo, guys. Ito kailangan yung i-regard to. Kasi every oven has different temperature. Yes. No? So, maybe sa oven ko, yung cooking time ko ganito. Sa'yo, iba. Oo. Diba? So, no worries, nag-ano naman ako eh. Yes. Nag-umpisa ako sa mababang ano, mababang timer. Yeah. Tapos pataas. And then sa vessel mo kasi, mas malaki yung vessel na gagamitin mo. So you need more cooking time. Yes. And sa mga viewers, basta i-check nyo lang siya. Pag nag 10 minutes na, 10 to 11 minutes, i-check na lang natin siya by our ano naked eyes. So, ito. So, yung vessel natin, guys, ganito, may sample ako dito yung ready na. Butter, you melted butter. Meron ka ba dyan, okay. Chef? Okay, so, meron po ako. Okay, so brush mo lang siya ng melted butter. Ang mahalaga okay, kasi, na-brush mo siya ng maigi para hindi siya mag-stick. Okay, that's good. It's an okay. Brush. And then, i-coat natin siya na, i-dust natin siya with a cocoa powder. Okay. Okay. So, I will show one also para makita nila. Okay. Sure. Tapos
Tapos yeah, idadas ko, chef, ng ano, cocoa powder, yeah? Yes, yes, yes. Okay. So, kung wala kayong brush, guys, ito, soft na siya, yung butter. Kung wala kayong brush, clean hands lang. Yes. Yan. So, lagay mo lang siyang ganyan. Basta mahalaga, coat mo siyang maigi. So, ang mas mahalaga din, i-brush mo siya pataas. Okay. Para yung sa kanyang movement, pataas din siya. While niluluto mo siya. So, yan. One. So, dito sa four eggs na to, madami ka na magagawa dito, ha? Yes. I think so. Siguro yung iba, mamaya lulutuin ko. Kasi mamaya pa naman ang dating nung husband ko, chef. So, yan, oo. So, para sa'yo na lang muna, ayan. Yes. Yes. So, yan, guys. Nakot ko na siya. And then, ang gagawin lang natin, cocoa powder. Kuha lang ang kutsara. Lagay mo siya sa loob. Okay? Okay. It's not important kung madami. Sure, sure. Basta, ganito naman yung gagawin mo. Eh. Paikutin mo lang yes. siya and magsistick na siya dun sa bar. Yeah. And then yung excess, itatapon mo lang sa kabila. So, wala kang itatapon okay. dyan, guys. Diba? So, nakot mo na siya ng maayos. Yes. So, yan. Agatin ganyan. Ay, natapon. Okay. So, yan. So, yung excess, babalik ko lang siya dito. Okay. Okay. So, kapag ready na yung chocolate, chef, pwede mo na siya ilagay. Apo? Okay. Yung chocolate sa mixture. So, ilalagay ko sa isang mixture, yeah? Yes. Combine okay. mo na siya. Siyempre, gradual din, siyempre. Okay, sure. So, ang kulit ko, ano? Fold ba, chef? Yes, fold mo lang siya. Hindi na natin siya okay. kailangang i-mount ng mixer. Kasi na okay. may air na siya, eh, di ba? So, kailangan, yes. alagaan na lang natin yung air by folding this with a spatula. Okay. Ito, guys. Kita ba nila? Yan. So, yeah. So, fold lang. Very easy. I can smell the chocolate. Mmm, nice. Ilang percent yung ginamit mo, chef? 30. Hindi masyado 30. Ano sa akin. Ginamit ko yung ano eh. Yung medyo light na chocolate. Light chocolate, oo. So, medyo light. So, all about tips lang, guys. Ako ginamit ko naman, chef, 70% kasi mahilig ako dun sa medyo... Ah, okay. Ah, yeah, medyo, yeah, okay. 30% lang sa akin, chef. Gusto ko okay. na ano eh, matamis. Okay. And pwede mo siyang i-ano, guys, kung optional to, pwede mo siyang lagyan ng vanilla. Yeah. Or pwede mo din siyang lagyan ng espresso coffee. Okay. Mm-hmm. Para ma-enhance mo pa lalo yung lasa, di ba? Ng chocolate. So yan, guys, tingnan mo. Fold lang siya lagi, ganyan. So, okay. Parang gumagawa na talaga ng cake, di ba? Kung sanay ka na gumawa yes. ng cake, kahit nakapikit ka, kaya mo nang gawin ito. Yan. So, yan. Fold lang lagi. Pag na-incorporate na natin lahat, ready na siya yung mixture natin. Okay. So, lalagyan na natin siya sa vessel. So, we have to keep in mind na pag nilagay natin siya sa vessel, guys, 3/4 lang yung kanyang ilalagay mo. Huwag mo pupunuin. Okay. Kasi, so, aangat pa siya sa ating, yes, sa cooking process natin. Aangat pa siya eh. Okay. Tatapon yan. So, sa okay. pag 3/4, sakto lang siya dun sa height ng ating vessel. Okay, sure.
So, what, before ako mag-salin, mag-hi muna, mag-re-read muna ako ng messages. Sure. So, si Auntie Weng, me too, looking forward to the next collab with Chef. Ayan. So, si Auntie Weng, yung first person na nakakollab ko dito sa YouTube. And, yeah, I watched that. Yeah. Yes. But, kasi noon, hindi pa siya nag-share, si Auntie Weng, hindi pa siya nakapag-share ng kanyang recipe. Yung favorite recipe niya. So, maybe next time, we can organize that, huh, Auntie? And to Francisca Delgado, I like your style of cooking. Gusto ko matuto yan. So, stay tuned lang sa amin ni Yes Chef. Search mo din yun sa kanya kasi live cooking din yung ginagawa niya every, almost every day. So, ayun. Stay tuned lang lagi, Francisca. And yeah, my sister is also a food lover and she loves to cook as well. And Langa, thank you so much for watching. And Miss Annalisa, dark chocolate is more delicious. Yes. Pero meron yes. din naman guys na ano, mahilig talaga sa sweet. Diba, Chef? Gaya ko. Para, gaya ni Chef Christy. Diba? Meron din ganun. And depende sa trip nyo. Walang basagan ng trip. Diba? Parang ganun. Yes. So, ayan. Sa si Iza or Aiza, mahilig kainan lang daw siya magaling. Kainan. Mahilig so, din kami. Mahilig kami din kami sa kainan. Luto and kain naman kami, di ba? Yes. So, thank you for returning, Kati Shana. So, ayan. Kuha lang tayo ng soup spoon or any spoon. Basta isalin nyo lang okay. yung one. So, sari na natin, Chef. Yeah, sure. Medyo malaki-laki yun sa akin. So, I think I'm gonna okay. get it. Sige. Ayan. So, try to place it at as clean as possible, guys. Yeah, I'm gonna use a ladle. Yes. Perfect. Kahit spoon, pwede nyo gamitin kung wala kayo ng ganito, guys. So, yan. Ganito lang, okay na siya. Huwag masyadong madami. So, 3/4, Chef, right? Okay. Yes, 3/4. I'm perfect excited! Chef, how many minutes in the oven? Yun sa akin kasi, na-try ko na siya before, so... Like 11 to 12 minutes, around. I think for me maybe around 15 or 17. I will check. Yes. No worries. Magano. So more or less I will start pag... by 10 minutes anyway. So. Yon. So sa mga oven nyo guys sa bahay, try lang ng try. Kasi kung ma-overcook siya, hindi siya magiging lava cake, magiging cake naman siya. So edible pa rin yes. siya, diba? So, yes. Pag undercook naman, malalaman mo naman kagad pag undercook, eh, diba? So, gawa lang ako ng one more. Siguro mga apat yung gagawin ko para nalahatin ko na. Para I'm din, excited ano? Na, Chef! Yeah! Sa kalalabasan. Gutom ka na, Chef Christy. Ano oras yes, ka dyan sa'yo? I haven't had my lunch. Ano lang ako, nag-coffee and nag-tea and biscuit. Sabi ko, kakain ako ng ano. Masarap today. Yeah. Ako din, hindi ako nag-breakfast. So, yan. Almost ready, guys. So, let's do this. Ano sa tingin mo, yes. Chef? Let's do this. Yes. Okay. So, lagyan na natin siya sa ating oven. Oh, sure. Okay. So, mag-iisa-isa na lang ako kasi. In the tray. So, yan guys. Tingnan. 180 degrees. Yeah. So, ngayon, Chef, mag-timer ka naman, please. Yeah, sure. Timer I'll put 10 minutes first, Chef. Yeah.
Okay, 10 minutes and then so we can yeah. Add. But I'm very sure yours will be more. Yeah, a bit more. Probably yes. 15. It's okay. Yeah, 15 minutes or 16. So, mag-hello tayo sa ating mga viewers na nandiyan pa. Ilan ang mga viewers natin yan? 22 people are still watching right now. Thank you so much. So, maraming salamat po sa pag-watch ng ating live cooking ko lang. At sana, nag-enjoy kayo every week. And hopefully, nakapag maparami natin yung live sessions natin para mas marami kayong matutunan. I think it's help a lot din sa mga sa bahay na, alam mo yun, lockdown ngayon. It really helps. Nga. Correct. So, para makatulong din sa sa ating mga... And you need also to socialize when you don't go out. So when you do live, parang socializing din siya. So interact. It's true. Yes. Si ano, si Francisca Delgado. Well, I am smiling. Oven pala siya. Anyway, thanks. Kung meron kang microwave oven, pwede din. Pero hindi ko pa na-try talaga sa microwave. Pero maluluto siya doon. I swear, I promise you, mag-workout yun. Kaya lang, ikaw na yung mag-try mismo sa'yo kasi wala akong microwave. Oh, si April nanonood. Si April na ano, na-try ko April yung recipe mo, yung wrap. Masarap. Nice. Si April, sarap din magluluto niyan. Apo. Ah, si Shana May, sabi niya, hindi na po kailangan ng water bath. Kung may microwave oven ka, huwag ka na mag-water bath. Tunawin mo na lang dun. Diba? So, no problem with that. So, huli ka ay soda. Yes, a glass of red wine. So, nag-wine ako habang nagluluto lagi. And, Chef Christy, share mo sa amin sa And guys, sa mga gusto sumali sa food, all about food, sa aking group, sa aking, sa Facebook. Ito ay isang, community para makapag-share tayo ng ating mga niluluto everyday, mga recipes. And makakatulong din yun para, yung makapag-friends tayo sa ibang, mga enthusiasts. Yes, diba? Kasi pag online kasi unlimited So mas marami, mas okay. Yun, di ba? Tapos kasi doon. Chef, meron akong tanong sa'yo. Ano yun? So, pag halimbawa, ikaw kasi may kids, tapos may work at the same time, so channel at the same time. So, paano mo i-manage yung time mo on that side? Kunyari, nag-work ako talaga sa kitchen, especially summertime. So, in the morning, early morning, nandun na ako. And then break. Okay. And then dinner service. After the service, tsaka pa lang ako makakapag-edit ng videos. Okay. So I'm sleeping like 2 maximum 3 a.m. sa pag-edit. And then yung recording every time na mayroon akong day off, doon ako nagre-record. Okay. So mayroon medyo mahirap kasi yeah, very time consuming. And ganoon talaga siguro kung gusto mo maging successful sa mga ginagawa mo. Kaya hopefully, Chef, soon may gagawa na ng edit mo. Hopefully. Hopefully. Hello, Ryan Sanchez. I pray ko yan. Thank you so much. And Aisa, you're back. Tapos na premiere mo. Ah, okay. So, yeah. So, ilang minutes na tayo, Chef? So, we still have more. 7 minutes more, Chef. 7. Oh, good. Okay, we're good. Yes. So, we can chat more with them. Yes. So, ayan guys, subukan nyo naman yung ating ginawa ngayon. So, para naman And pala, gusto kong gumawa ng from the viewers, kung meron kayong mga gusto kong lutuin, gusto nyo lutuin ko, or gawin ko ng version, i-message nyo lang siya dito sa comment section. Para i-mention ko rin kayo, i-shout out ko kayo sa next recipe video. Nagaling sa inyo yung recipe. Okay, guys? Si Annalisa, Miss Annalisa, really, you work hard and proud of you. Thank you so much. And ganoon naman tayo di ba? Kahit hindi ka chef, or I don't know, where do you work? But
kung gusto mo talaga maging successful or your responsibility, di ba? Kailangan magampanan lagi. Yes. And especially at this time, Chef, it's very hard. Yes. Eh, yes. Ako kasi, hindi ako sanay nung nakaupo lang at walang ginagawa. So, yes. Saka, guys, kaya ako naumpisahan din tong YouTube channel kasi nagkaroon ako ng anxiety. So, ito yung naging ano ko. Di ba? Naging, yes. Ano ba tawag dito? Medication. Mental health, yes. Yes, yes. So, Chef Morris, pag magluluto kayo ni Marco, ilang oras yun? One day ang recording kay Marco. So, one day, yes. Yes, one day yun talaga. Talaga yung misis ko, and then yung other kid, yung other son ko, lumalabas talaga sila kasi alam nila, maubos yung oras, na, yung isang araw. So, sa editing, mas mahaba rin yung sa kanya kasi ang daming cuts lang, di ba? So, yun yes. Talaga. So, guwapa yes, Chef. Guwapa. Si Sir Norman Tuason, Chef Morris, mukhang nagmamana po ata sa'yo yung baby mo dahil mahilig po siya magluto. Yes, also to... to his mom as well kasi nagluluto din si Mrs. Hindi lang siya masyadong active sa social media. Pero doon din sa family nila kasi mga chefs din yung buong family. So. Okay. Hindi masyadong picky yung mga kids, Chef? Hindi naman. Actually, yung mas maliit, kumakain siya ng ano, yung mga boiled vegetables like broccoli, zucchini. Oh, that's good. Oh. Basta sa kanya, basta masarap, kakainin niya. Parang ganun. Wow. Si Chef, oh, may kids ka na ba, Chef? Ha? Meron ka na ba kids? Wala pa, Chef. Hopefully. Ah, okay. Not this time. Probably next best, year. Best of luck, when things get better. Yeah, best of luck. Yes. Okay. Ako, stop na ako. Graduate na ako. So, ang kulit niya kasi sa video. Yes. Because si Marco kasi is very curious. Lagi. And very, he likes talaga. He loves to cook. Natural talent. And also, abangan nyo guys yung ating lulutuin next Saturday. Yung video ko with Marco. So, isang dessert din yan na niluto namin dalawa. And si Miss April sabi niya, Chef, Christy, pwede po ba mag-share kayo ng Arabic food like biryani? I have. Yon. Actually, I have that recipe on my channel. So you can check okay. it out. Yes, I have. And I did it live as well. So it's like 30 minutes, like 40 minutes cook. So you can follow like properly. Yeah. Yes. Guys, subscribe kay Chef Christy. Yes, Chef, ang kanyang channel. So, ilang minutes na tayo, Chef? Na-excite ako eh. Sorry. We still have 2 minutes. Okay, na-excite lang ako. So, 10 minutes. Nice. Okay. So, thank you so much, guys, for watching. And follow nyo lang ako sa Instagram, sa Facebook. Yes, pati si Chef Christy, ha? Huwag nyo kakalimutan. Yes. Yes. Luke and Delor, thank you so much for watching. And na-try ko pong lutuin yung adobo sa gata. Masarap po siya. Thank you so much for trying the recipe. And Miss Norma. Try tomorrow, Chef. Adobo sa yes. gata. Yes. Guys, please send nyo siya sa ano, post nyo siya dun sa yes. All About Food, okay? And tag nyo kami. Tag nyo ako. And si Aiza, sabi niya, pwede daw ba mag-live with Marco? I think we cannot do live sessions with kids on YouTube, right? Yes. Yeah, so unfortunately, hindi pwede. Pag kasi live, Chef, hindi mo malalaman eh. Lalo na may kids. Siyempre, yes. Kitchen area. So, yes, yeah, so also sa bullying kasi din. Medyo yes. Sensitive yun. So, Mami Christy, pa-request ng luto na bulalo. Yun, yes, bulalo. I will do that. So, Chef, sabi ni si sister ko, sabi niya, Chef Christy, pa-type naman po ng channel dito. Okay. So you can yeah, sure. you can yeah, you can type in your para ma-follow ka rin nila. Yes. So thank you so much Mary Joy for watching and Katie channel Luke and Delor. Thank you so much guys. Meron pa tayong 22 people watching right now. So thank you so much. Okay, we still have 1 minute. So I think
Asan ba yung mababatingin ko? Mababati muna ako, ha? So, si Nap Abarca of Nap and Bodok Rabbits and April Abello of Foodscape and Harry Clint, Lizelle, Room 69, Level Up, samahan ng mga biuda, Abaco Family, and Viola Beauty Center, dito sa ano to, ha? Sa Saudi yata ito. Madam Reham, Jizan, Daisilin, Maylin, and the Jenny Gemma Ikram, Sarah Hanan, Rodena Swad, Kalarasa Kalafatma, Alliance of Cebu Rabbits, Racers. So ayan, thank you so much. Dami. So yun, 20 ito, seconds. 20 seconds, okay. Yeah. So ito po yung, guys, ito yung link ni Yes Chef, yung channel ni Chef Christy, okay? So very interesting din kasi live yung ginagawa niya. Yes. Yun. Salangsang. Okay, MLSO. Shana May. Hello, Shana May. 1 minute, guys. 1 minute. And yun. Ka-10 minutes na tayo. So let's check. So that's 10 minutes. I will check mine as well. Okay. I will let you guys see. Where's mine? So ayan, ah. Medyo okay na siya. So 1 or 2 minutes siguro. Yeah, I think mine is still watery, chef. So hindi pa siya set. Yes. So can you give it 2 minutes more? Yeah, 2 minutes more, and then. For me, maybe hopefully. Another 3 minutes for me. Yeah. So hopefully, okay na siya. Yeah. Pag hindi naman, hindi ko muna ilalabas lahat para isa yung isa matry natin. Yes, we can start plating the other one while we are waiting for mine, I think. Yes, yes, yes. So, yes. Tapusin lang natin yung cooking time nitong sa akin. And then, so, ayan na, yung subscriber si Utol sa'yo, chef. Okay pa. Yes. So, hi kay Miss Rodora. Thanks for watching. Ang bango daw, ang bango. Naamoy ni Miss Aiza. Oo nga, nangangamoy nga dito, promise. Pero talaga, magbango talaga siya. Yung chicken, uh-oh, saka yung chocolate. Nag-aana. Yes! Excited. Gutom pa naman ako, chef. Ako din eh. Gutom na. Late na kasi dito. So. Anong oras na dyan? 6, no? 6. Magsi-6. Sa Philippines? Dyan sa'yo, chef. Hindi, ano pa dito? 1 p.m. Oh, magtutuna yata. Okay, okay, magtutuna okay, dito. Yeah. 2 p.m. Sa Philippines, parang late na yata doon. Ah. Dito, ano, magpo 4 o'clock. 3. 3. 3. 3 p.m. Ah. Yeah. So, hello, ano ba to? Belige? Or Belige? Or Belige? Hello. And, kami din gutom na, sabi ni Aiza. And then, Luke and the Lord. Sarap daw. Sarap. Wow. 7:30 na pala sa Pilipinas. Tama-tama lang yung ano. Kainan. Ano yung dinner niya? Yes. Guys, ano yung dinner niya dyan? Share nyo naman sa amin ang dinner niya. I'll share 2 minutes. Okay, so lalabas ko na to. Try ako na isa. And then, iwan ko pa yung ano. So, 7:39. Guys, share nyo naman sa amin yung dinner nyo today. Anong niluto nyo? Adobo, paan ng manok. Uy. Si April, sabi niya, adobo na paan ng manok at saka kakbet. Wow! Ang sarap. Sarap. So, chef, 1 minute pa. Hindi pa siya ready. So, 1 minute pa. Hindi pa siya ready. Sige. So, hello to Rosemary Vidad. Hello to both of you from Binondo, Manila. Hello. Oh, wow. And kay sister, sabi niya, grilled chicken and fried rice. Sarap. Wow. Eh si Miss Rodora, munggo. Uy, na-miss ko na yan. Sarap din yun, yes. Nilalagyan niyo ba ng ano yan, ng chicharon? Ako nilalagyan ko ng chicharon.
And a red velvet cake for dessert. Wow. Super. And experimenting okra, si Sardar Francis. Okra omelette. Uy, try natin yun. Try nyo yan, guys. Okra yes. omelette. So, lockdown dito, chef. Kaya kahit na anong ulam ngayon, pritong galunggong at kamatis na may sibuyas, the best yan. And may sili pa. Yes. The best yan. Yung simple food, yan ang pinaka-the best, di ba, chef? Yes. Pag yes. fresh kasi, chef, no? Sa Pilipinas kasi. Ayan na, chef. One okay. minute. Ah. That's, I will cool down a bit. Check ko sa akin, chef. Sige. No, it's not yet. Not yet? So I will check lang. Yeah. For a while. Si ano, si, sabi ni ano, Miss Annalisa, I'm doing the osubuko for dinner. Uy, wow. sarap nun. The best. And ito, ngayon ko lang narinig to, kamote with powdered milk. Narinig mo na yun? Hindi ko pa na-try yun, kamote ha? With powdered milk? Hindi ko pa na-try yun, hindi ha? Hindi ko na-try din. Oh, very interesting. Ano, I think na-try ko yun, chef. Siguro yung kamote, ano, nilalaga mo yung kamote, tapos budburan mo ng powdered milk. Ah, or merienda effect yata yun, chef? Yes. Ah, bubudburan mo siya pag luto na siya? Yes. Ah, okay. Parang merienda yata yun. Ah, parang ako, parang... Ako parang gusto ko ilagay, alam mo ano? Yung ano, yung condensed milk. Parang masarap din siya pag ano. Yes. So, ingat-ingat kayo guys ha. Kasi lockdown pala dyan sa Pilipinas. Mag-ingat kayo. Oo, mahirap ngayon. Dito, maraming cases. Kaya medyo ano din. Although vaccinated naman kami, pero carrier ingat ka pa rin eh. Yes. Yun, tama, tama. So, check ko lang. Magta-try ako ng isa. So, pwede ko ba yun, chef, i-cool down sa fridge? Pwede. Pwede mo siya i-freeze. Yeah, I think sa fridge mas para, ano, kapag... sabay tayo mag-plate mamaya para mabilis. Ah, okay. Oh, may nabuo ako isa. Pero hindi ko pa siya ipi-plate. Gusto yes. ko lang ipakita. Pag luto na siya, ito siya, guys. Wow, yum. So, let's try kung okay siya. So, yes. Okay kita nyo? Siya. Naglalaba na. Wow. Yes. Chef, pwede bang lagyan mo siya ng halimbawa, ano, peanut butter or something? Para... Yes. Oh, siguro, no? Yung isa siguro, i-check ko kung pwede kong lagyan ng peanut before I put in the oven. Lagyan ko ng peanut butter. Peanut butter, or as I said, coffee. Or you can serve that also with the vanilla ice cream. Para yes. ano, hot and cold, di ba? Masarap yung pag hot yes, and cold. Yes, masarap. Or kung mahilig naman kayo sa mga, ano, sa nuts, pwede yung lagyan sa ibabaw ng nuts. Di ba? Yes. Pistachio or, siguro, masarap din. Yun, masarap. And salted caramel. Yes. Masarap yun. Tapos meron naman, chef, na bibili ng mga ready-made, yung mga Hershey's na, ano, caramel. Oh, yeah, yun. Yun, pwede mo lagyan yun. And some sugar. Mo lang. Okay. That's yun, good. Oh, pwede na. Thank you, chef. 6 p.m. sarado ng mga tindahan. Bawal na lumabas. Bawal yung lumabas. Facebook ba? Yung face sa Facebook, may ano ba? May nanguhuli din. Oh, lumabas ngayon. Yes. Si Rosemary, sabi niya, uy, oh, I'm doing calamansi muffins. Interesting. Oh, wow. Nice. Nice, yes. Nice yun, ha? Nice. I like that idea. Oh, so, para maiba naman. Yun. So, Julio de la Peña, yummy naman yan, chef. Yes, very good. So, ito siya, oh, tinan mo. Yung gitna niya is talaga yeah. para lava. Naingit naman ako si chef. Hindi pa luto sa akin. Malaki kasi yung ramekins ko. Okay lang. Wait lang. So,
double check. Sirang diet daw sabi ni sis. Yes, walang diet diet pag may dessert, di ba? Yes, walang diet dapat. Yes. I think mine another 3 minutes will be okay. Hmm. Okay. Yeah. Kung hindi nyo naman trip guys yung lava cake, diretso nyo siya ng cooking time, magiging cake na siya, di ba? Yes. So, gusto mo lang maging parang yung sa gitna niya medyo nawiwiggle, no? Ng content. Yes. Tama. Yes, okay. Basta yung kanyang outer part is nakaset na siya. Yes. Okay. Okay. So, basta mahalaga na kailangan pala siyang ano, kasi itataob mo siya sa plate. So, kailangan pala talagang ano, cold. Okay. Yes, yes. Kailangan talaga. Yan, sabi ko nga sa inyo, kailangan na-coat mo yung vessel na maigi. Kasi pag hindi, mahirapan kang tanggalin na sa vessel. Yeah, okay. Diba? So, thank you guys for watching, ha? Si Auntie Weng, sabi niya, Chef Christy, nakasubscribe na ako sa'yo. Ang galing din, Chef. Oh, magaling yan si Chef Christy. And, yung setup ni Chef Christy. Share din kayo sa channel. yung setup ni Chef Christy, hindi yan basta-basta kasi professional yung kanyang mister sa video. So, nagsuswitch talaga yung kanyang makarap. Nagsimula din ako nung lockdown. Siyempre, walang work. So, na-lay yes. off din yung husband ko. And at the same time, katatapos ko lang ng culinary ko. So, after nun, ano na agad. Yes. Parang lockdown yes. na siya agad. So, mahirap kasi sa bahay ka lang, may stock. So, kailangan may gawin ka din. So, tama, instead tama. Of, siyempre, hindi ako maka-ano, chef, hindi ako maka-apply. As of now, ang ginagawa ko, kailangan kong, alam mo yun, i-practice kung ano yung natutunan ko. At yes, tama. Tama yun. Then, I have that channel para din, ano, yung mga hindi masyadong magaling mag, ano, ng flavors o kaya yung mga simpleng techniques, pwede kong i-share yes. yun. So, gumawa ko ng channel. Galing, galing, chef. I salute yes. you to that. Tsaka maganda yung purpose yes. mo ng, ano, ng, pagawa ng channel. So, of course, chef. Kasi galing din ako dun eh. Galing din ako sa, alam mo yung, wala talagang alam sa pagluluto. So, yun. Kailangan mong ano, matuto din. Kasi lahat naman eh, from scratch, di ba? So, hindi yes, ka naman, hindi naman tayo pinanganak na, oh chef, agad. Di ba? Yes, of course. So, ako, Chef Christy, ako ngayon, nagpe-prepare ako ng some strawberries. Okay, sure po. Lalagyan ko lang siya ng konting lemon, siguro, para konting okay. asin. Okay. Para pang garnish. Gumawa ako ng ano siya for garnish. Nag-roast ako ng almond. Parang green-eyed ko yung almond, tapos ni-roast ko. Sabi ko pang garnish ko mamaya sa ano. Nice, nice, nice. Ang sarap na. Then, blueberries. Blueberries meron ako dito sa fridge. Blueberries. Yun, sarap din okay. yan. Ha? Doon din sa ano ha, sa mixture, pwede nyo rin siya lagyan ng blueberries kasi ano din yan eh, parang kakaibang lasa din yan doon sa ano. So, it's perfect din na ilagay doon. So, yan. Inante ko lang si Chef Christy. Tagal. Tagal ba? Prepare ko na yung ano. I think I have 30 seconds. So, 30 seconds. Yes. So, Darren, hello to you. Thank you so much for watching. Si Miss Annalisa, sabi niya, it's good sometimes kumain ng chocolate to boost your energy. Yes, correct. Tama niya. And also, yung dark chocolate is very healthy. Hindi siya gaya ng iba kasi yung dark chocolate, mas less yung yes. Sugar level. So, it's better. And kung gusto mo makipag-collab sa akin, Miss Annalisa, message mo lang ako sa Facebook para ma-organize natin. Si Shana may sabi niya, thank you, Chef Christy. Put one here. Yes, it's true. Love the raspberry and chocolate combo. Yes, very nice. Perfect combo. So,
Alam tayo na. Matagal ba ako, chef? Hindi naman. Nalagay ko lang siya. Pre-ready ko lang. So, yan. So, take your time lang. Hopefully, no problem. Okay. Nalagay ko siya sa ano, chef? Sa fridge, chef, ha? Para mabilis siya mag-cool down. Okay. So, pala, guys. Katulad dito, ang dami kong nagawa, oh. Diba? May mga excess ako. Pwede na i-freezer yan. Pag freezer nyo siya, pwede nyo siya i-microwave, i-heat up sa microwave o sa oven para may ready-made na kayo, diba? Yeah. Ngayon kailangan gumawa ng on the spot. I think mine is ready. Ready? Okay. Moment I of truth. I think so, but just have a look, chef. Yeah? Nagwiwigil naman siya. Pero yung gilid naman niya, okay naman, nagsiset na siya. Oh. So I think should be fine. Yes. Hopefully. So, I think it's okay, yeah. I'll just put it in the fridge then. Yes, okay, okay. Yeah. So, si Miss Annalisa, big yes. Yes, looking forward to that, Miss Annalisa. Para makapag-say hello naman din tayo sa ating mga kababayan sa France. Diba? Yes. And, sarap mag-imagine ng lasa ng luto niyo, chefs. Padala kayo sa amin ng excess. Yes. DHL, di ba? Mag-DHL natin. Yes. Thank you guys for watching. I hope we can do that. So, siguro while waiting for the, ano, for the chocolate fondant, we'll plate the chicken. Can we? Yes. Yes. Yeah, yeah, of course. Yeah. Let's go. So, take this off. Ayos ko lang yung camera, guys. Para makita nyo maigi. Yeah. Guys, kung may mga questions pa kayo, ha? Feel free to ask lang. Yes, anything naman. Kung kakayaning yes. Sagutin. And some suggestions kung anong gustong lutuin or makita sa next contents. Kita ko lang yung sauce kasi. So, chef, baka may gusto ko mga batiin dyan sa inyo. Mga friends. Yeah. Sina, ano, Lukod na Lord. Siyempre, Adora, Salangsang. Sino pa yun nandito? Nagugutom na daw sila, chef. Oo nga. Yes, nagugutom ako. Hindi pa ako nag-lunch, ha? Ako din eh. Ngayong ganyan. Chef, nagpe-plate ka na ba? Nagpe-plate ka na din? Ha? Oo, tapos ko na yung ano ko, yung bell pepper. Okay. Oo, para makita sige. Na nila. Tapos maya-mayang konti yung ano. Sige. Sa akin. So, yan, magmukha na siyang ano, magmukha na siyang mamahalin. Madali okay. Lang siya, pang mamahalin na siya. Pin natin ang sauce. Ang bango nito ha, sobrang bango. So, lalagay lang ako ng konting herbs, as usual. Yes.
some olive oil. I'll crack some pepper. Okay, I'm done. Done ka na, chef? Yes, so ito na yung ating dish. So, kung wala naman kayong bell pepper, guys, I will show you one more. Ito yung classic way. Yes. Yan na sa akin. Okay. Oh, looking good. Na. Nice, yeah, nice, yayamanin nice. Na yung ano. Very nice, chef. So, traditional way, lagyan nyo lang siya dyan. You should try this, guys, ah. Yes. Crack some pepper. And some of my garnish. So, lagyan ko lang siya na. Basil leaves. So, yan. Very simple. Yes. Yum. Ayun ka ng lavender. Yummy. Yes. So, should we try now? Sana sige. Hindi lumubog ang ating ano. Yung aking? Ang aking lava cake. Pag hindi, cooking failed. Cooking failed. Failed. So, hi to Miss Zoe watching right now. Sarap mag-imagine ng lutuin. And kung pwede mag-reach in sa screen to get a spoonful of lava cake. Yes. So, nagugutom na sila. Parang ano? Ating mga viewers. Ano? Yung lava cake parang nakakaanong sirain. Nakahinayang. Yes. And tips for plating, sabi ni Shana May. Ako kasi, Shana, pag nag-plate ako, is on the spot. Kung ano yung, mas creative kasi ako pag on the spot. So, pero advisable din ha. Pwede ka mag-design muna sa paper or sa iPad or sa whatever para meron kang base, di ba? And sa akin, para sa akin, be creative. Yun lang yung suggestion dun. Be creative. Ang ginawa ko kasi dito para sa fondant chef, ang ginawa ko, nag-ano na ako ng chocolate, tapos isa-set ko siya sa fridge. Para yun. Para pag mag-plate na ako, hindi na ako mag-drone. Tama. Ako, pakita mo nga, chef. Pakita mo nga sa viewers yung ginawa mo. Yun, di ba? Yeah. Yeah. So, drizzle, isa-set mo lang. Ayun. So, din-drizzle muna and then set on the fridge, no? Inside the fridge. Oo, isa-set na siya sa fridge. Oo, para kapag ano, ready na for plating, kuha ka na lang tapos 'yun. 'Yun. Lalo na pag ano, may visitors ka ganun. So, aha. Usually naman pag at this time, ang mga bisita dalawang tao lang. So, pwede mo 'tong gawin pag mo lang din. Ready na, 'di ba? And as I said nga guys, ahead of time, pwede nyo nang gawin. Freeze mo lang siya. Heat up mo na lang siya sa oven. Diba? Yes. So, sabi ni sister, kung pwede lang, yun pala yung binasa ko kanina. So, si Mr. Julio de la Peña, sabi niya, parang naalala ko si Catrio na Grace sa love. Okay, dapat may crown. Oh, dapat. Bakit si ano? Bakit si Catrio na Grace? Ika-crown natin yung ano, yung strawberry. So si Miss Rosemary sabi niya, "Hi chefs, can you suggest any saleable homemade product?" Homemade? Kasi dito mahirap kasi mag-suggest. Oo. And dito kasi walang iba kasi dito eh. So hindi ko alam diyan sa Pilipinas kung ano yung pwedeng i-suggest. Si chef, dito baka meron. Kasi iba. Dito kasi, ang mga Pilipino dito, syempre, ano eh, Dubai. So, namimiss nila yung pagkaing Pilipino. Mm. So, ang ginagawa nila, namimiss nila yung longganisa.
Okay. So, pwede yung i-ano, nami-miss nila. Kapag nasa ibang bansa kayo, syempre. Yes. Nami-miss nila yung, basta yung pagkain, mga balot, mga tinapa. So, if you can make it homemade na tinapa, that will be great. Kasi mahirap makakuha dito ng tinapa. Kasi meron man ang mahal, sobrang mahal. Yes. She meant by sailing, in saleable, yung pwede niyang ibenta, no? Yes. Yun pala. So you can do some cakes or alam mo yung package, ano? Pero katulad, kailangan ka din, clever ka sa costing kasi. Yes. Medyo mahal yan. At the same time, service mo. Kuryente. Yes. Correct. So, check ko na yung lava ko. Okay. Oh my God. Sana maging okay. Okay yan. Okay yan. Try na. And si Kay Rosemary, sabi, pwede ka mag-isip ng isang original recipe para may, yung positioning mo ng business maganda. Unique yung sa'yo. Parang may niche. May niche ka. Na kahit sa ang location nandun ka, pupuntahan ka ng tao kasi iba yung lasa sa'yo. Kasi baka mamaya, gumawa ka ng kunyari ng pasta, ready-made pasta. Tapos 100 pasta na yung gumagawa dyan sa malapit sa'yo, di ba? Yes, exactly. So, yan lang. Yan lang yung aking... Okay, moment of truth ba? Baka yung lava niya, gumano na siya. I will try. Still hot though, pero sana umubra. Kasi isa lang ang ginawa ko. Sana pala dalawa ginawa ko, no? Oo nga. Para... Pero okay lang. Pag hindi umubra. Pag hindi umubra, balik mo na lang ulit na sa vessel. Tapos, yun na lang. Yes! Nakakaya naman sa'yo. Cooking failed. No, don't worry. Pag hindi umubra, cooking failed. Don't worry. Try lang, di ba? Pagka... Yeah. Is it good? I think it works, but I think this set I have to put it nicely. But let me check. I'll put some of my cherries. Yes, okay. I will also plate mine right now. Put some cherries on top. So, ako magdadust na. Strawberries. It's nice, Chef. Thank you. It's really nice. Very simple plating para yung mga viewers din natin. Yes, I have that. Yes. So different plating, of course. It's all up to you for plating. So that's nice. So lagyan ko lang siya ng counting. Ito. So it has crown, ha? Huh? So Catriona Gray will be happy. So, yan. Lalagyan ko ba siya ng ano? And yes. So I'm gonna dust with a caster sugar. Caster sugar, yes. Mayroon ako natirang leftover pistachio powder or no, it's not powder, ground pistachios. That's nice, yum. So looking good. Mine I just put like a roasted grinded almonds, so I just roasted it. So ayan guys, pakita ko lang sa inyo dish. So yung ating chocolate fondant, strawberries and pistachios. And yung ating, nakalimutan ko tawag sa kanya, chicken? Fricassee, yes. Yes, yum! Okay. So let's eat! Let's try, guys! So yes. Bago tayo, no? We will try. Kasi ito yung favorite part ko sa live stream. Diba? Yeah, me too! Dito na ako magta-try sa ano?
Yum. Yum. I can't wait for lava. Wow. It is lava. How's the lava? It is? So I had the dessert first. Ah, okay, okay. Talaga yeah, lava, chef, huh? It's so nice. Nice. I hope you like yeah. it. Of course, chef. I'd like it. So. And chicken. And chicken fricassee, ayan, patry ko na siya, guys. It's really nice. Alam niyo guys, yung chicken, mas masarap pa siya dahil, alam mo yung naprito yung flour? Yes. Masarap din lasa nun, grabe. Masarap. So, super galing daw, sabi ni Miss Annalisa. Super galing, Chef Christy, both of you. Thank you so much. And thank ito rin yung favorite thank you for watching. Is our Julio de la Peña. Yung tasting. So, and nag-stay talaga sila, no? Yung mga nag-watch. My God. Yes, thank yes, you so yes. Much. Thank you so much. And itong recipe na to, ilalagay ko siya sa description box later. And guys, pag nagawa nyo, please post nyo lang sa All About Food. And feel free, be creative. And you can add ingredients as you want. No? So yun lang naman ng have fun. Have fun. So, while we are having fun as well. Wow, thank you for staying. Yung mga nasa baba, hi! My God. Kati, Mihi, Trodora. Everyone. Yes, and chef, pwede din to sa ano, no? Sa rice. Kung gusto nila lang iyan sa rice. Yeah. It's okay with rice. Or, at kapag hindi naman nila nagawa yung bell pepper na paganito, pwede din naman ilagay na lang yung bell pepper after. Kasama ayun. Yung chicken or something, yeah. Oo. So, hahiwain na lang nila ng siguro cubes, di ba? And then, yes. Pwede rin siyang walang bell pepper kung ayaw nila ng lasa ng bell pepper. Because sometimes bell pepper is so empowering, chef, yung masyadong ano yung lasa ng bell pepper. Because some of the people doesn't like the bell pepper. Yeah, 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 exactly. Tama, tama yun. Especially kapag nilagay mo siya sa oven ng before like 7 minutes as what we do. So, yung aroma ng bell pepper talagang nandun. So, ayaw yes. nila minsan yun. Pwede rin yung chicken lang and chicken, because yes. it's something like so, pwede rin sila maglagay, for example, na green peas, you know, to add some yes, potatoes, you know. Be creative, guys. Kaya-kaya niya. And sabi ni Mr. Julio, sabi niya, thank you, Chef Christy and Chef Morris. Di ako sanay nawala yung kids mo. I miss ko na yung dalawang kids. So, guys, yung new video namin on Saturday with Marco, we will make an easy dessert. So, wait for it, guys. Yes. Yes. And Miss Ana Eugenio, galing ng Pinoy sa cooking. It's a great advantage that our taste buds are universal. Tama, tama yun. Very versatile ang Filipinos. Diba, Chef Christy? I had fun, Chef. Me I too. Had fun cooking. It's I hope so. I really hope so. Thank you so much, Chef. Kasi, yeah. Yeah, nag-enjoy din ako ngayong yes. araw na to. Pwede dyan yung round courgette. Yes, yes, yes. Pwede, pwede, pwede. As much as you sky's want. The limit. Yes, yes, sky's the limit. Kung gusto nyo gawing vegetarian, tanggalin nyo yung chicken, gumawa ka ng broth, ng vegetable broth or stock. Yes. Mushroom, diba? Only mushroom. Mushroom, tofu. You can use tofu. Yes, tofu will be fine. So, basta ito yung base natin, yung classic French cooking. Yun yung base natin. And then, it's up to you na kung paano mo siya ile-level up, di ba? And ipa-personalize. Yes. So, innovate lang ng innovate. Yan ang mga cooking natin. Eh. Diba? So, yun, ang dami. Naubos na yung Chef Christy. Yun. Naubos na yung Chef Christy yung ano. Grabe. Sarap yun, no? So, ayun. Siguro, magpapaalam na ako, guys. Hindi ko na kayo yes. scoreboard pa. Thank you, Chef. Paalam na thank rin muna so ako sa'yo, Chef. Christy. Yes, thank you so much, ha? Yeah. And, oh, Mabel CC for the return menu. Goodbye, guys. Thank you so much. See you next week.